Kawai kawai sa mga carbonara lovers! Hello my dear students! Tuturuan ko kayo ngayon gumawa ng creamy, cheesy carbonara. All you need are flat spaghetti, bawang sibuyas, sweet ham, bell pepper, grated cheese, evap milk, mushroom, tuna, chicken cubes, all-purpose cream. For our garlic bread, tasty bread, bawang, butter. Okay, let's start. Siyempre, magpapakulo muna tayo ng water. The usual na maggumawa ng spaghetti noodles, maglagay ng asin, 2 tablespoons of oil, at hintayin na kumulo. At syempre, lalagay na natin ang ating pasta. Hayaan natin siyang kumulo dyan. Okay, imix lang natin. At hayaan muna natin siyang kumulo. Tatakpan muna natin. For the meantime, habang kumukulo ang ating pasta, ay gawa muna tayo ng garlic bread. Napakadali lang ng garlic bread. Tutunawin lang natin ang ating butter. At kapag natunaw na ito, medyo natunaw na, ilalagay na natin ang garlic. Hihintayin lang natin na maamoy natin ang aroma ng garlic. Pero wag natin hayaan na matoast ito dahil gagamitin pa natin ito mamaya para sa ating sauce. Ilalagay ko na ang butter, i-drain muna natin para maiwan din ang garlic. Kumukulo na ang ating pasta. Kailangan natin lang itong haluin ng haluin para maging equal ang pagkakaluto ng pasta. Pag sa tingin ninyo ay luto na, malambot na, pwede na natin i-off ang ating kalan at tatakpan natin ito mga about 5 to 10 minutes para makatipid tayo sa gasol. I-drain natin ito at syempre ay i-rinse ang ating pasta para hindi siya magdikit-dikit later. Okay, let's start with our carbonara sauce. We have butter. Tutunawin lang natin ulit ang butter. Nilagay ko na ang ating onion. Gisa-gisa lang. Hanggang maamoy din natin ang aroma ng onion. Magiging translucent ang kulay ng onion. At syempre, ibabalik na natin ang garlic na ginamit natin kanina sa garlic bread. Dapat ay igisa lang ito ng maigi para lumabas ang kanyang flavor. Of course, ang ating sweet ham. Set aside ko muna ang ating garlic and onion para makabuelo ang ating sweet ham sa kanyang pagluluto. Para lumabas din ang flavor ng sweet ham. Ayan. Gisa lang. Nag-add ako ng konting oil para medyo magisa at matoast ang sweet ham. Ngayon ay ihahalo ko na ang sweet ham sa onion and garlic para maghalo na ang kanilang flavor. Isa lang ng mabuti. Of course, ang ating tuna. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong brand ng tuna. Ang available kasi sa akin ngayon ay ang San Marino tuna. At mas gusto ko ang San Marino tuna kasi hindi masyado nalalasa ang langsa ng tuna. So, kahit ano, pwede naman. Mix lang ang tuna. Bell pepper. Pampakulay lang din ang bell pepper. Ang iba ay gumagamit ng carrots. Since wala po akong carrots, bell pepper na lang. May nakita akong bell pepper sa aking ref. Aside from color, nagbibigay din siya ng flavor sa ating cheesy carbonara. Of course, ang ating mushroom. Halo-halo. Naglagay din ako ng chicken cubes para sa karagdagang flavor. Ang iba ay ginagamit nila beef cubes, pero ang usual kasi na ginagamit ang beef cubes sa
bacon na ginagamit sa carbonara. Merong iba't ibang version ang carbonara. Ang iba ay bacon ang ginagamit. Pag bacon ay pwedeng beef cube. Ilagay na ang ating dalawang all-purpose cream. And of course, ang ating evap milk. Pwedeng malaking evap milk ang gamitin. Isang malaking evap milk. Sa akin kasi ang available ay dalawa. Okay, kumukulo na ang ating cream. Nilagay ko na rin ang ating cheese, grated cheese. Hahaluin lang natin ito hanggang ito ay kumulo. Ready na ang ating sauce. Pwede nating ilagay sa ating pasta. Ready na ang ating creamy, cheesy carbonara. Naghihintay na ang aking mga kaparty-party dito sa bahay. Of course, lalagyan natin ito ng cheese bilang toppings. Yan! Yummy! Okay, ngayon ay gagawin na natin ang ating garlic bread. Lalagay lang natin sa ating bread ang butter with garlic. Diretso lang hanggang malagyan nyo ang mga bread. And then, slice lang para... Para ano? Para social. Para tayong nasa restaurant. Carbonara with garlic bread. Yan, ready na yan for toasting. Meron tayong maliit na pan. Meron pa siyang konting butter and garlic. Yan din ang pinaglutuan ko kanina. Yung iba, gusto toasted masyado ang bread. Pero yung iba ay yung mainit lang ang bread. Sa amin kasi gusto namin yung medyo toasted para crunchy. Ayan! Ready na ang ating cheesy, creamy carbonara with garlic bread. Party, party! Sa aking mga kamams and my dear students, for more easy cooking tips, write down below your suggestions in the comment section. For shout out, thank you sa aking sponsors, Naga College Foundation, Batasan National High School, and New Era University. Char lang! See you in my next Teacher G tutorials. Also, please hit like and subscribe.